Malaking bagay. Kasi pag nag-load na yung rider dyan, sumakay na, it will cover most of the delicate part ng suspension. Meron akong nakitang dent, no? Try ko i-focus yung dent, ha? Patience lang, people. There! Kita nyo? Nagkaroon na ako ng dent dito. Isang dent na medyo nakakatakot, no? Kasi parang kuko na diniin, parang ganon. Delikado kasi yan sa oil seal, alright? Yan kasi yung nagiging dahilan para masugat yung oil seal, no? Yung O-ring dyan na tinatawag na oil seal, no? Kasi dapat makinis to, mirror finish tong mga inner suspension na to, tong inner tube na to, para pag lumaro yung ating outer suspension, yung nasa taas na yan, makinis yung galaw at hindi masusugat yung O-ring. Start tayo with a 2-inch PVC pipe. Yep, 2 inches. Regardless kung blue or orange, kailangan mong i-check kung hanggang saan yung travel, no, ng suspension mo dito sa inner tube, sa inner suspension. So ako, nung sinukat ko, so of course, alam niyo na yung process kung paano sasampahan mo yung motor mo, pepreno mo yung harap, at ibabaon mo yung suspension, ilalaro mo yung motor till makita mo kung hanggang saan lumalaro, alright? So ito, yung sa akin, lumaro siya up to here. Makikita mo kasi yung mark ng alikabok. Okay? So hanggang dito yung mark ng alikabok, it means tumatravel hanggang dyan yung aking outer suspension, alright? So pag bumaba yan, yun yung pinakamalupit na nalaro, no? Yung talagang todo diin na yun, yung bigla ang hinto. So bihira lang yung ganyan, ano? Ayaw naman natin yung pepreno tayo ng ganong kalalakas. Malayo pa lang dapat mamreno ka na, mag-minor ka na. Pang emergencies lang yun, hanggang dito, no? Yung talagang mga super emergency braking lang yan, naabot dito. So normally, yung laro ng suspension ko, when I check, is hanggang dito lang. Alright, so yan yung normal na laro ng suspension ko. About 2 inches lang yung laro. Ito, pinutol ko na yung PVC pipe in 2 parts. Alright? For the left and the right side. Siyempre, dalawa yan. Ito yung length based dun sa pagsukat ko ng laro ng suspension ko. Ito yung isa pang step. Kailangan natin lagyan ng slit yan. Alright? Yung sukat ng slit, mamaya susukat natin, no? Kukunin natin kung ilang inches tong slit para makuha nyo eksakto. Kailangan kasi yan yung kiklip dun sa outer suspension natin, yung nasa itaas. May kita nyo later. Ito yung sukat. Alright, susukatin natin yan para makita nyo. By the way, ito yung lagaring gamit ko, yung malaki. Hakso o lagaring bakal. Hindi po ito, props lang ito. Pangkahoy po yan. Ito ang gamit ko. And pag lalagari kayo ng PVC pipe, hindi po to kailangan ng mala Hercules na puwersa. Dahan-dahan lang, gradual, till maputol o till kainin ng lagari yung PVC pipe. Dahan-dahan lang po. May tape ako to mark, ano, para pantay naman. Pinapaikutan ko ng tape bago ko i-cut. Or depende sa inyo kung paano kayo mag-linya or mag-outline or layout. Depende yan. Basta importante, pantay yung pag-cut natin, no? Kasi cylindrical to, cylinder to. So mahirap siya i-cut. Baka tumagilid or baka sumablay. So at least, pantay. Alright? Gamit kayo ng markers, sukatin nyo, guhitan nyo kung gusto nyo. It's up to you. Basta importante, equal and maganda yung pagkakaputol. So 1 inch. Going there. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1.6 inches. 1 inch, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6. By the way, ito yung tamang pag-install sa kanya, no? Or pag-fit. Kaya yung slit niya, unahin muna nating ipasok doon sa inner suspension. Tapos pag nakapasok na siya, as you see, aangat mo lang yan ng konti para mag-engage doon sa upper suspension. Then, konting tulak lang. Very easy. Para maiwasan po yung pagpuwersa dun sa PVC, para hindi po siya lumuwag. At ang pag-alis is the same thing. Reverse lang. Baba mo lang ng konti, tapos lalabas na yan.
And sa mga magtatanong, mamaya tumama pa yan sa ilalim ng suspension. Tapos makalas pa yan, magasgas pa yung motor ko. No. Kasi pag ito, in case tumama dito, ang mangyayari po, ito, simulate ko lang, kunyari yung daliri ko. Pag tumama po yan, eh, walang ibang mangyayari kundi umangat. You see? And impossible na rin po mangyayari yon because sinukat na nga po natin yan. Hindi na yan aabot dyan. Ano? Siguro pinakamalayo na yan is dito. Tsaka, isa pa, ito pong ating I don't know what you call this, no? Yung, kasi inverted nga siya. Itong part na to, itong lower, kung saan nakakabit yung axle, is pasok po yung buong yan sa PVC natin. See? So, kung umabot man yan dyan, eh, well, ewan ko na lang, baka walang oil yung suspension mo. So, umabot man is papasok lang din siya. You see? In case lang, ano? Pero, for sure, dahil sa sukat nga natin, is hanggang dito lang yan. Sakto yan, o kakain ng konti, hindi tatama at all, kasi pasok pa din siya. And in case tumama, as I've said, dun sa demo natin, aangat lang naman yan. Kasi it's freely moving. Yan, naka-full load. Ibig sabihin, naka-float po ako, nagta-track stand ako, pasundot-sundot lang ng tipto para hindi tumumbay yung motor. Ito yung full load ng passenger. Full load ng rider, which is ako. So yan po, ganyan po kababa ang suspension pag naka-full load. Pag gumalaw, is ito. Galaw, angat, galaw, angat, galaw. Sudden braking. Tagasin po o-ring yan. Ganto ganyan, madaling tumagas yung o-ring. Well, just to let you know, nakasubok na rin ako ng ibang brands na inverted ng fork. Hindi po yun kasalanan ng motor, ano? Kasi mas madali talagang tamaan itong inner tube or inner suspension ng bato dahil nga sa design niya na inverted siya or upside down, alright? Kasi nung araw, come on, come to think of it, nasa ibabaw to eh, nakatago sa fairings or hindi siya abot ng height ng bato ng mga tumatalsik nung araw. So in-invert nila yan, so mas prone na siya ngayon sa talsik ng bato. So mas prone na siya sa dents, alright? So hindi po kasalanan ng motor yon or ng designer, pare-pareho lang pong o-ring. Pare-pareho lang pong gawa sa China yan at gawa sa goma, alright? So yung mga dents po talaga ang sumisira sa o-ring nyo. Okay, punta na tayo sa isa, sa pinaka-importanting stage, no? Yung sanding. Importante yan kasi syempre ayaw natin ng any risk of gasgas sa motor natin. Although as I've said, hindi naman siya nakakagasgas, pero ito yung mag-ensure sa kanya. I'm done with the sanding. So sobrang kinis na ng mga edges niyan. Ayan, nag-primer muna ako bago ko pinondohan itong black. Ayan na yung finished project. So hindi yan nakadikit, walang adhesive yan. Kagaya ng pinapakita natin kanina habang ginagawa, clip-on lang yan. So ang naging outcome is para siyang part talaga ng motorcycle. Hindi siya mukhang DIY. Sabi ko nga gusto ko stealthy lang siya, yung hindi masyadong obvious. So yan, malaking bagay. Kasi pag nag-load na yung rider dyan, sumakay na, it will cover most of the delicate part ng suspension. Yep, I hope this helps. Thank you everyone for watching. Thank you.